good morning po muli sa inyong lahat. So habang tinatanggal po natin ang ating brake lever, bakit po ba natin papalitan itong ating brake master repair kit? Unang-una po, pagka napansin nyo po, kahit na pinipihit nyo na po yung preno nyo, hindi na po siya bumabalik sa dati. Ibig sabihin, wala na po siyang pressure. So ibig pong sabihin, pwede rin naman na ano na po siya, yung spring na nasa loob po ng repair kit natin, medyo mahuna na or malambot na, kaya hindi na siya bumabalik. Or minsan yung ano po natin, yung caliper po natin, stop up na po siya. So akala po natin, di ba, yung iba ba, ang unang ginagawa is tinatanggal, then nililinis po yung caliper, yung preno po sa dun sa baba po. So okay lang naman po yun, kasi kahit ako po, ginawa ko rin po siya. And unfortunately, ganun pa rin po, wala pa rin po or stock up pa rin po yung preno po. Kaya ito po yung papalitan natin today. And later, check natin kung gagana po siya or magiging effective po yung pagpalit po natin. Ayan, so tatanggalin din po natin yung bolt na nandyan po sa brake hose. Ayan, luluwangan po siya para matanggal po natin mamaya yung nakalagay po sa loob na repair kit o yung brake master repair kit po natin. Ayan, so para matanggal po siya, since wala po tayong gamit na mas maganda po kung meron po kayong snap clip plier. So ano po siya, parang long nose para madali pong matanggal yung ano niya, yung ring, snap ring tinatawag natin. So ito po, improvise lang po natin yan, kaya naman po, susundutin lang po ng pointed objects. Ayan, nakita nyo po, di ba, puro kalawang na po siya. And actually, first time pa lang po ako magpapalit nito. Susulit pa rin naman po siya kasi ang halaga po nung pinalit natin na repair kit is 100 pesos lang. 100 to 120 po yan ang presyo. Yan po yung itsura ng replacement kit natin ng Brake Master. Ayan po. Ang mabibili nyo po dyan, kung wala po kayong mabibili sa original, ang replacement nyo po, sasabihin nyo lang po dun sa bibilhan nyo kung anong brand ng motor natin. Ito po, pang XRM po yung fit sa kanya. So ito po, nilagyan natin ng tubig para po malinis. Mas maganda kung lagyan nyo rin po ng joy para mismo yung mga latak-latak ng brake fluid matanggal din po. So mamaya, tanggalin nyo naman po pagka maglalagay na kayo ng brake fluid. Ano naman po yan? Pag bago nyo ilagay yung brake master, ito yan, ano na natin? I-ano nyo muna? Igahin nyo muna. Ayan po. So iniigan natin. So pag igan na po, ayan, pwede nyo nang ilagay. Ayan. Oops, pinapahirapan tayo. Yung ganyan, gagalaw-galawin nyo lang po siya para po may suksok sa loob. Ayan, medyo, dahil bago, medyo masikip. Ayan po siya. Oops. Ayan, so tanggalin po muna natin. Mas maganda po, lagyan nyo ng konting brake fluid yung yung repair kit para may suksok nyo. Mas mabilis po siya kasi mas madulas ng konti. Ayan po, nasuksok na po natin kaagad. Tablis. Yan, so next po natin yung kanyang snap ring, yung lock po. Yan, then gamit po rin ng matulis or yung maliit na screwdriver na na flat screw. Yan, para malock po natin yung snap ring. Yan. So tusok-tusok lang po. Yan. Pero mas maganda po, again, kung may mabibili po tayo na mismong yung ginagamit na plier sa kanya, yung snap clip plier. Ayan po, pwede po tayong bumili nun. Kung gusto niyo po mag-DIY talaga na gumawa po nito, kung tayo po, so gusto po natin mag-invest din ng mga gamit. Ayan, pero pwede rin pong gawin ito, DIY lang din po. Kumbaga, discarte lang po. Ayan, so tutusukin po na natin para pumasok po siya sa loob. Ayan, ayan na po. Ganyan lang po ang ating gagawin. Ayan. Pagka nasa dulo na po, wag lang pong dahan-dahan lang po, wag niyo pong masyadong lalakasan kasi hindi naman po kailangan na masobra po tayo ng lakas ng pagpupo. Ako po. Ayan. Ayan, ready na po siya. Then, dabit po muna natin yung ito, brake lever. Pagkaano na po na tayo, pwede pong tawagin natin itong bleed, yung ganyan po, para ma-check natin kung meron na po siyang pressure na pumapasok. Ayan. Ayan, kita nyo, hawakan nyo po yung kabilang dulo, yung butas niya, yung sa may hose. Lalagyan nyo po yung daliri nyo doon para po
ma-check po natin. Ayan. So, lagyan po natin muna ng brake fluid para ma-check natin kung pumapasok na po paloob dun sa brake hose yung brake fluid po natin. Then, ipapump po natin siya. Lagyan nyo po muna yung daliri nyo dun sa kabilang butas dun sa may brake hose. Ayan. Para po ma-check po natin kung nagkakaroon na po siya ng pressure. Ayan po. So literally nagbe-breathing po tayo, ayan. Ayan po siya. Kasi pagka pinump nyo po yan, saka lang po dapat lumabas. Tama po yun, nakita nyo yung brake fluid sa kabila. So lalabas po yun unti-unti doon. So dapat po lagi po kayong meron din. Bumili po tayo ng brake fluid para po madagdagan po. Kasi siguradong magbe-bleed po tayo at magbe-bleed po tayo kung paunti-unti. So may lalabas po dyan sa ayan sa may brake hose po. Ayan po. So sarado na natin. Ayan siya. Ayan. Ayan. Skipan na po natin. Ayan po. So madali na naman po ang gawin. Kung may kita po natin, susundan lang po natin yung guide. Siya. So, nag-bleeding na po tayo. Ayan. Ayan. So, ano na po natin? Sara, ano na po? Nakalock na po siya. Ayan. So, ayan. Pump nyo lang po ng pump para po may pumasok na po sa loob na brake fluid. May bumaba na po dyan sa ating brake hose. Ayan. Push lang po. Ayan. Ayan, dagdagan na po natin ng brake fluid. Ayan po. Again, mas maganda po, kung bago po natin ito gawin, dapat po, lagi po kayong may naka-prepare na basahan. Ayan, kung nakikita nyo po, may nilalagay tayong basahan. Kasi po, alam naman po natin na yung brake fluid po is nakakasira po ng ating pintura ng kagandahan ng ating motor. So, syempre, kailangan po may brake fluid po tayo. And, yung tubig po, importante. Huwag na huwag pong simulan to ng walang tubig para po mamaya pagkatapos po agad natin makapagbuhos po agad tayo. Ito po pwede pong gawin ito. Yan. Yan. So gamit ang long nose. Yan. Sikitan nyo lang po yung pagpihit sa kanya para po ang ibig kong sabihin yan para pag pump nyo po didiretso po agad pababa yung brake fluid. Ibig sabihin mas madaling papasok pababa. Yan po. Then yep, syempre po kailangan nyo po nung ano open wrench na 10 then bolt nut na para po sa brake hose nut na WD-12. Ayan, kita nyo po. Pwede na. Pwede na. Ayan, kita nyo. Malakas na po ang preno. Ayan o. Pag pinipiga mo, lumalaban siya. Ibig kong sabihin, retainer kit po ang kailangan natin na palitan. Hindi po pagkat yung caliper. So pag nalinis yun na po, akala natin okay na. Eh, maganda rin naman po yung maintenance, yung paglinis po sa caliper para po ano po yung pagkapit po ng preno ay maayos din naman po. Ang next video po natin gagawin yun para makita nyo rin po yung paglinis niya. So importante po yung para hindi po siya naglalak at the same time yung rotor po. Syempre po gusto po natin na mas tumagal pang buhay ng rotor natin. Ayan, lagyan na po natin itong tawag sa kanya ay rubber boots. Ayan. So yan po yung humaharang sa kanya para hindi po pumasok ang dumi dire-diretso dun sa ating repair kit. Ayan, sundutin lang po para po maayos po yung pagkakalagyan. Ayan po. Ayan siya. Oh, di ba? Istarte lang po. Then, ayan, okay na siya. Then, balik na po natin ulit itong ating brake lever. Ayan po. So, ganun lang po. After po na itong ikabit yan, saka po natin ilalagay na, maglalagay po muna, magdadagdag po muna kayo ng brake fluid, then saka nyo po isara yung ano po, takip po ng ating brake master. Ayan, okay na po siya mga kapatid, mga ka-Fury, mga naka-Fury po dyan, ito po yung aking Fury Kawasaki Fury 125R. So 11 years old na po itong motor natin. Ayan po. Ayan. So yung tornilyo po sa ilalim, huwag po natin kakalimutan na hindi po maikabit. Ayan. Ayan po. So sana po inagustuhan niyo po itong aking video.
At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, please, please, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe and press the bell button po para ma-notify po kayo kapag ka may mga bago po akong lalabas na videos. So sana po ito'y nakatulong. At sana rin po, mag-comments po kayo sa baba kung may gusto po kayong ipa-sample po natin or anything na kung may tanong po tayo, mag-comment lang po tayo sa baba. Please, pakishare din po ito sa inyong mga friends para po malay niyo po kung nakapuro din po sila or any motorcycles. Same naman po yung process na ginawa po natin. Okay po, ayan po. So, sinasara na po natin. So, tapos na po tayo dito. So, maraming salamat po sa inyo. At sana po ay nagustuhan niyo po itong aking binahagi today na videos. So, see you po again sa next. Thank you po. Ayan siya. Ito ang aking motor. Natapos na po natin. Ayan. So ayan, buhusan nyo po kagad ng tubig. Ayan po, lalo na po yung sa may brake master po natin sa taas, down sa body po. So mas maganda po pagkatapos na ito, paliguan po kagad natin ang ating motor. Okay po? Thank you po.